Itong manika na nakikita mo ngayon, di ba kilala mo kung sino siya? Ang babaeng gawa sa plastic na kilala sa buong mundo. Meron siya ngayong bagong pelikula. Pero bakit ibaban daw ito sa Pilipinas? Mapapanood pa kaya natin ng kanyang kwento? Closer I am fine. Closer I am fine. Is Bobby if you're still in doubt? Nako, hot topic ngayon ito sa social media. Kung makikita mo sa Twitter, talagang lahat ay gigil na gigil. Lahat may opinion dito sa issue na to regarding Barbie. Tingnan nyo tong balita na to, ha. Ang sabi dito, Vietnam bans Barbie movie. Pero ang tanong ngayon, miski ako napatanong ako, bakit? Ano meron dyan sa bagong Barbie movie na yan para maiban siya? Eh, tungkol sa manika lang naman ito, di ba? Bago natin puntahan yan, magpakilala ko lang muna sa inyo ng sindali si Barbie. Isa siyang fashion doll na gawa ng American Toy Company na Mattel Incorporated. She was launched March 9, 1959. Napakatagal na! Naging sobrang popular niya. In fact, yung salitang Barbie, ginagamit natin as an adjective to describe a person, usually a woman, na attractive, maganda, malinis, or yayamanin, di ba? Ay, ang Barbie mo naman. Gaganyanin pa yan, di ba? Sa mga kaibigan natin pag gusto natin silang purihin. Marami na siya naging movies eh, na kinalakihan natin. Ako personally, napanood ko to kasi pinapalabas to sa mga GMA, ABS-CBN, sa DVD pa nga noon eh. Yung Barbie Nutcracker, Magic of Pegasus, tapos yung I'm Just Like You, You're Just Like Me. Yung Princess and the Pauper, yan yung favorite ko dyan sa mga yan eh. Pero lately kasi, meron siyang live action movie. Napakarami naghihintay dito sa palabas na to. Tungkol saan yung movie na yan? At bakit may pag-ban na nagaganap? Bago natin ipagpatuloy ito, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell dahil meron tayong 1,000 GCash giveaway na sa ilalim lang ang mechanics. Tuloy na natin. So, ito yung plot ng pelikula. Inalam ko, without spoiling too much, no? Sabi, si Barbie at si Ken daw sa pelikula na to, masaya sila sa perpekto nilang mundo sa Barbie Land. Wala silang mga problema, yung mga laruan sila eh. Hindi ko pa napapanood yung palabas dahil hindi pa naman siya pinapalabas. Pero ang sabi dito, magkakaroon sila ng chance na pumunta sa totoong mundo, sa mundo nating mga tao. At dito mararanasan nila yung lungkot at ligaya, mga problema ng mga normal na tao na katulad nating lahat. So dito na ngayon papasok yung problema, dyan sa totoong mundo aspect na yan. Ito na yung issue. Sa pelikula, nakikita ko nung nire-research ko rin tong issue na to, meron dong world map sa likod ni Barbie. Ang hula ko, yan yung interpretation. Wala pa akong alam kung ano yung kwento eh, pinakita lang kasi yung picture na yan. Ang hula ko, yan yung interpretation nila sa mapa ng mundo na pupuntahan nila ng mundo natin. So yan yung map nilang gagamitin. Sa picture na yan, merong tinatawag na 9 dash line. May makikita kang ganun. Alam ko ha, matagal na rin, dahil usually nagbabasa rin naman ako ng mga balita. Matagal nang pinag-uusapan nito, and the last time na nare-recall kong nagamit din itong the exact same problem, the exact same issue is yung movie na Abominable. Napanood ko rin yun and nakita ko rin yun doon. And it's the same issue, same discussion. Pero, pinalabas naman siya sa Pilipinas. So, I think ganun lang din ang mangyayari sa Barbie, no? Anyway, ayon sa NBC News, sinerch ko kung ano ba yung ano niyan. Yung 9 dash line na yan ay nagre-representa ng pag-claim ng territorial rights ng China dun sa malaking portion ng South China Sea o sa atin, West Philippine Sea. Kiniklaim nila, may mga parts sila dyan na kiniklaim nilang kanila na matagal na ating pinag-aawayan kasama yung ating mga kapitbahay na Southeast Asian nations. Matagal na yung usapan na yan. Ang sabi dito, nag-research ako ng kaunti, ang sabi, 1940s para pinopromote ng China itong kilala rin siya bilang U-shaped line or cow's tongue. May ganong mga tawag pala sa kanya. Mainit tong usapin na to, I'm sure nakita nyo na sa mga balita yan, hindi nawawala yan. Mainit tong usapin na to, lalo na sa mga kapitbahay natin na Malaysia, Vietnam, at syempre, tayo rin mismo sa Pilipinas. At
Yan na nga ang dahilan kung bakit nagdesisyon ang Vietnam na iban yung pelikula sa kanila. I think naging malaking tapak dun sa sovereignty nila yung ganun na by doing this, sa tingin ko ha, by doing this, by letting the movie play in our country, ina-acknowledge natin yung claim ng China na yan. Feeling ko ganun yung naging mindset kaya binan nila. Hindi lang sila, no? Kung hindi tayo rin ay naaapakan niya ang line na yan! So eto, hindi lang sa atin maingay to ha. Miski mga Amerikano sinasabi, bakit nakikisali tayo sa pagkalat ng propaganda ng China? Yan yung mga sinasabi nila nakikita ko eh. Miski sila. So punta tayo ngayon sa Pilipinas. Eto yung malaking tanong. Mapapanood ba natin ang Barbie? Napakainit na discussion ito sa atin. Nagtitingin ako ng mga tweets. Lahat talaga sila. Especially yung mga long time na gustong manood ng Barbie ha. Nagagalit talaga sila. Gusto nila na makita yung palabas. So ito yung mga opinion na nakita ko. On one hand, sinasabi nila na dapat iban. Kagaya ng sa Vietnam, no, parang hinahayaan natin yung mga claims ng China, ina-acknowledge natin yan. Yan yung sinasabi dun sa isang opinion. On the other hand, ito naman. Sabi nila, bakit kailangan pang iban? Hindi naman totoo yan. This is a work of fiction. That map is a work of fiction. So, hati talaga yung ng mga tao dito. Ang tanong ngayon, mababan ba siya? Wala pa. As of the filming of this video, as of the posting of this video, wala pang sinasabi na ay ibaban ito sa Pilipinas. And honestly, nagtitingin ako ng mga cinema schedules and nandun pa rin yung Barbie. So I think for now, pwede nating i-expect na mapapanood pa rin natin siya. Considering na sinabi ko nga kanina yung Abominable na panood din namin sa sinehan nun, exact same issue, pero napanood pa rin naman natin. Kasi siya na inihingal ako, biglang dumating yung nag-aayos ng tubig yung nagdadala ng tubig sa amin. Napatakbo ako sa baba. So, ayun, no? Grabe! How could something like the Barbie movie cause so much, no? Sa geopolitics, sa awayan ng mundo. Ito yung opinion ko lang dito, ha? Bago ko kayo tanungin kung ano yung opinion nyo. Honestly, gusto ko rin naman panoorin yung Barbie, pero mas excited ako sa Pikmin 4 at saka sa Oppenheimer. Yun yung panoorin ko dyan sa araw na yan at lalaroin. So para sa ating question of the day, meron tayong 1,000 GCash giveaway. Manonood ba kayo ng Barbie movie? At sa tingin nyo ba, dapat itong iban sa Pilipinas dahil dyan sa 9-line na issue na yan? I-comment nyo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Claro III. Magpapaalam.